What's up mga katropa? What's up mga kapoultry? Welcome back sa ating YouTube channel. So for today's vlog mga kapoultry is ipapakita ko sa inyo yung ongoing na ginagawa nating breeding pen mga kapoultry. So plano ko kasi na ilipat na itong mga Rhode Island Reds natin at Black Australorp sa isang breeding pen na maayos kasi nakita ko na medyo nangangasta or nangangasawa na yung isa nating Black Australorp. So malapit na silang mag-breed, malapit na silang mangitlog mga kapoultry. So kaya ngayon meron tayong ginagawa na breeding pen para sa kanila. So mamaya ipapakita ko sa inyo yan. So ayan na yung ating mga Rhode Island Red na dark and regular mahogany. Sobrang lalaki na nila mga kapoultry. Gaganda ng katawan, ang gaganda ng balahibo. And of course, yung ating mga Black Australorp. So, ayan sila. Gaganda ng katawan. So, yung iba nandun pa sa ranging area nila mga kapoultry. Kumakain sila ng palay dun. Kasi, namunga na yung palay natin. Pwede na yung kainin ng mga alaga natin. So, pupunta tayo dun mamaya. Pero bago yan, pakita ko muna yung ating Brahma. So, ito yung Brahma natin mga kapoultry. Ang laki na. So, ayan siya. Nag-iisa lang yan mga kapoultry. Pero ang ganda niya mga kapoultry. So, dito sa labas, sa isa nating kulungan dito, na bagong gawa lang din, nandito yung mga sisiw ng bibi natin. Ayan. Yung kung napapanood yung mga vlog natin mga poultry, ito yung unang sisiw na napisa ng bibi natin. So malalaki na sila. Ganun pa rin 7, hindi sila nabawasan. At yung isa nating ano dyan, native chicks. So ito na, malalaki na mga poultry yung mga sisiw natin dun sa loob. Dati, inilabas ko na sila ngayon dito kasi medyo dumadami na yung dumi nila doon. Nadadapurak or natatapakan na ng mga Rhode Island Red natin. So nilabas ko na sila kasama ng mga nandito. Kaya lang dadalawa na lang yung sisiw natin dito kasi medyo nahihirapan ako magbuhay ng sisiw ngayon mga kapoultry dahil tag-ulan. Pabago-bago yung panahon. Kanina sobrang init mga kapoultry. Tapos baka mamayang hapon, uulan na naman. So, ganyan mga poultry. Tapos sa gabi, sobrang lamig naman. So, kaya hindi ako makapagbuhay na maayos mga poultry na sisiw. So, dito tayo mga poultry sa Rhode Island Red natin na mga males. Ayan sila. Dito sila sa ranging area nila. Meron tayo dun dalawang native chicken. Ayan. Siyempre huwag niyo kalimutan mag-subscribe mga kapoultry sa ating YouTube channel para sa ganyan is maging updated kayo sa lahat ng video na i-upload natin na for sure makakatulong sa inyo mga kapoultry sa pag-aalaga ng free-range chicken mga kapoultry. So nandito tayo ngayon sa ranging area ng ating mga Rhode Island Red dun sa kulungan sa harap. So nandun sila sa loob kumakain. Nandito lang yung iba sa loob, sa labas. So ayun yung pintuan nila dito sa likod. Kaya sila nakakapunta dito sa ranging area natin. So mga kapoultry, eto na yung palay natin dito sa ranging area. Ayan, namunga na at malapit ng magulang, malapit ng gumulang mga kapoultry. So yung palay na to is gagamitin natin pakain lang sa kanila, pakain sa mga manok, pakain sa mga bibit gansa. So kaya natin itinanim yan para sa kanila yan mga kapoultry. Dagdag pagkain na rin nila. Merienda ganun mga kapoultry. So ayan, ranging area nila. Medyo natutuyo na or medyo namamatay na yung mga patola, ampalay at sitaw natin dito. So pag tuluyan ang namatayan is papalitan na natin sila mga kapoultry. So nandito pa yung iba nating Rhode Island Red. Ayan, native chicken pala yan. Nasa labas yung dalawa nating Rhode Island Red. Yung iba nating Rhode Island Red, ayan sila. So ayan.
ating mga Rhode Island Red. So ngayon mga kapoultry, eto na tayo. Pag-uusapan na natin yung ginagawa kong breeding pen para sa ating mga Rhode Island Red. So eto na siya. Kung mapapansin nyo is, ayan, hindi pa nga siya gawa kasi nag-online class ako mga kapoultry. May pasok na kami nung August 24. So hindi na natuloy. Kaya kung mapapansin nyo mga kapoultry, ngayon lang ulit tayo nakapag-upload dahil pumapasok ako, nag-aaral ako mga kapoultry. So medyo kulang tayo sa time makapag-upload at makapag-update para sa inyo sa ating backyard farm, para sa ating YouTube channel. So pero ngayon meron tayong vacant time. Papakasilip ko sa inyo yung ginagawa kong breeding house or breeding pen ng ating mga Rhode Island Red. So itong sukat na to is 12 feet yata yung haba niyan mga kapoultry, mula doon hanggang dito. Pero yung dito hindi ko alam yan, pero next vlog pagkatapos na is ibibigay ko sa inyo yung tamang sukat para sa ganyan is makatulong sa inyo kung gagayahin yung mga kapoultry. So bale, tatlong breeding pen yung laman nito. Isa dito, ayan mga kapoultry, isa dyan, dalawa at tatlo. So tamang tama lang yung sukat na yun, or yung tatlong breeding pen na yun para sa ating mga Rhode Island Red at mga Black Astrolorp mga kapoultry. So ayan. So yung bala ko dyan, yung half pababa is yero, and then yung pataas na yung kalahating pataas is ranging net mga kapoultry. So ang ibububong natin dyan, hindi ko pa alam, hindi, pinag-iisipan ko pa kung yero or yung goma na pang bubong mga kapoultry. So yun lang kasi yung available dito sa amin ngayon. Wala akong makuha na ng kugon. Kugon sana or anahaw para mas malamig sa kanila sa loob. Pero wala namang available dito ngayon. Hindi ko alam kung saan makakakuha. Pero ayan, yero at goma yung choices natin na pambubong. So ayan, bali yan yung style niya mga kapoultry. 12 feet na hinati ko sa tatlo para sa ganyan maging tatlong, kumbaga tatlong kwarto yan para sa ating mga pre-range chicken. So ayan, dito tayo sa bandang gilid. So bali ito yung harap na party niya, dito yung gilid. So yero na lang naman at pangharang yung kulang dyan mga kapoultry. Maayos na ang ating breeding pen. So mga kapoultry, update ko naman kayo kung matatapos na yan. Ipapakita ko sa inyo. Ibibigay ko yung tamang sukat, ibibigay ko yung measurements at yung mga detalye sa pagkagawa ko ng ating breeding pen mga kapoultry. Kaya mag-subscribe lang kayo mga kapoultry at i-click yung notification bell para sa gayon updated kayo sa lahat ng video na i-upload natin mga kapoultry. So mag-upload ako ng next video natin pagkatapos na yung ating breeding pen para sa gayon is makatulong sa inyo if ever nagagawa pa lang kayo ng breeding pen, para din sa mga nagsisimula mga kapoultry. Bibigay ko yung sukat, yung mga detalye tungkol dito. So huwag niyong kalimutan mag-subscribe mga kapoultry sa ating YouTube channel para updated kayo sa lahat ng video na i-upload natin. So sana mapanood nyo yung susunod nating vlog para makita nyo yung finish product or yung finish na breeding house natin mga poultry, breeding pen na ating mga Rhode Island Red. Kasi kanina mga poultry, nakita ko yung itong isa nating Black Australorp pa yon. Yan siya mga poultry. Yan. Nanangasawa na siya kanina mga poultry. Nangangasta na siya. So ibig sabihin lang nun, malapit na talaga mag-breed yung mga hybrid chicken natin mga kapoultry. Tingnan nyo naman, napakaganda ng balahibo. Nagre-reflect yung ilaw kasi makikintab. Ibig sabihin nga nun, dyan napupunta yung nutrients na ibinibigay natin sa pagkain nila mga kapoultry. Healthy-healthy yung mga alaga natin na Rhode Island Red and Black Astrolorp. So sila yung ikukulong ko dun sa
ginagawa nating breeding pen. So bali pagsasama-samahin natin yung magkaka-breed, magkakakulay at magkakauri. So yung tatlong black astronaut natin magkakasama yan sa isang breeding pen. Yung lima natin na Rhode Island Red na Dark Mahogany, magkakasama din sila. At yung mga regular mahogany natin, mga poultry. Kaya saktong-sakto yung ginawa nating breeding pen na tatlong butas, mga kapoultry. Kasi nakakategorize sila or magkakasama silang or paghihiwa-hiwalay natin silang tatlong klase. Nang sa gayon, maiwas yung pagkakahalo-halo ng breed para makapag-produce tayo ng mga pure breeds para sa future mga breeders natin, mga poultry. So paano mga kapoultry, hanggang dito na lang tayo. Sana nakatulong sa inyo yung video na to at for sure makakatulong yung susunod na video kasi ibibigay ko yung complete na detalye nito. So huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para maging updated kayo sa videos na susunod nating i-upload. So sana nagustuhan nyo yung video natin for today, mga kapoultry. Hanggang dito na lang tayo. Bye bye mga kapoultry.